abandon na matapos tamaan ng COVID. Yan ang sinapit ng ilan nating kababayan sa kanilang mga amo sa Hong Kong. Masaklap din ang naranasan ng isang Pilipinang pauwi na sana mula Hong Kong pero nagka-COVID. Kwento ng OFW na si Jel, di niya tunay na pangalan, tapos na ang kontrata niya ng magka-COVID. Dalawang araw siyang natulog sa isang parke. Sinubukan daw niyang magpunta sa ospital pero hindi na na-admit sa dami ng pasyente. Kaya bumalik na lang siya uli sa parke. Lumong-lumo ako sa nangyari. Hindi ko po alam kung saan ako pupunta nung that time na yun. Hindi ko alam wala kung hindi ako sino po yung hihingan ko nung tulong nung that time. Ang ibang Pilipino sa labas ng ospital naghihintay. Sa ngayon, kinupkup na si Jel ng isang NGO. Kung magnegatibo ang COVID test niya sa February 28, makakauwi na siya ng Pilipinas. Sa datos ng grupong Help, 45 COVID positive na mga OFW ang inaalagaan nila. Ang ilan sinibak down ng kanilang employer dahil positibo sa COVID. Kinumpirma ni Consul General Rally Tejeda na may mga OFW ngang inaabandona ng kanilang mga employer. Anya, bawal ito at pinapayuhan ng mga OFW na tumawag sa konsulada kapag ginawa ito sa kanila. Sabi naman ng Department of Labor and Employment, may inilaan silang livelihood at education assistance at $200 o katumbas ng mahigit 10,000 piso na ibinibigay sa mga nagpositibo. Nananawagan ng grupo ng mga pribadong ospital na i-extend pa hanggang Marso ang Alert Level 2 sa Metro Manila kahit patuloy ang pagbaba ng COVID cases. Para naman sa ilang negosyante, dapat nang magluwag sa Alert Level 1 kahit pa laganap sa mga komunidad sa Pilipinas ang Omicron subvariant na posible raw magdulot ng mas malalang sakit. May report si Leigh Alves. Nang magsimulang bumaba ang mga kaso ng COVID, unti-unti nang pinababalik sa opisina ang ilang empleyadong naka-work from home. Pero kung si Jillard daw ang papipiliin, mas gusto niya ang work from home. Unang-una, mas tipid kasi pag work from home po. Mas nakakatipid po kasi unang-una, yung sa budget, sa pagpangkain, ibig sa pamasahe, mas sa bahay kasi mas tipid na kasi sa pagdating ng lunch, magkakasama pa. Para naman kay Minda, okay lang na magbalik opisina. Marami raw kasi ang naapektuhan ng no work, no pay policy noong mag-skeletal workforce sila sa opisina. Bagamat kabado raw siya sa siksikan at posibleng hawaan ng COVID sa mga pampublikong transportasyon. Kailangan po talaga na makabalik na po talaga. Basta mag-iingat pa rin po. Patuloy pang bumababa ang mga kaso ng COVID. Naitala ngayong araw ang pinakamababang bilang ng mga new COVID cases ngayong 2022, 1,427. Bumaba rin ang active cases, 58,657. Dahil sa gumagandang numero, isa sa mga pinag-aaralan ay kung napapanahon na bang ibaba sa pinakamaluwag na Alert Level 1 ang Metro Manila. Bukas, magpupulong ang Metro Manila Council tungkol diyan. Pero para sa Private Hospitals Association of the Philippines, dapat pa muna lalong bumaba ang mga numero bago magluwag sa Alert Level 1 ng NCR. Dapat daw i-extend hanggang kalagitnaan ng Marso ang Alert Level 2 sa Metro Manila. Siguro yung katulad nung just before Christmas, ano? Yung bumagsak tayo ng around 100 to 200 cases na lang. And then yung our total active cases, ay mga less than 10,000 around that number. Right now, it's still very high. 60,000 pa rin. Medyo nakakatakot pa rin yun. Tingin naman ng mga negosyante, pwede nang magluwag sa Alert Level 1 ng Metro Manila. So I think we really have no choice, you know. We have to grow the economy. If our debt to GDP will be 60% and above, no, that is a red flag. Yan ay sa kabila ng pag-aaral sa Japan, kung saan nakitang bukod sa mas mabilis makahawa, may indikasyon ding mas malubha ang COVID na maaaring idulot ng Omicron subvariant na BA.2. Mas nakakalusot din daw ito sa bakuna. BA.2 pa man din ang karamihan sa Omicron cases sa mga komunidad sa Pilipinas, ayon sa Department of Health. Pero hindi pa raw conclusive ang pag-aaral ayon sa DOH. Actually, it's just one article, no, na sinasabi na pinag-aralan, BA.2 sa laboratory na mas baka mag-cause ng severe infections. Nasa preprint pa lang po ito, ibig sabihin hindi pa ho kompleto ang ebidensya o ang pag-aaral. Aantayin po natin makompleto ang pag-aaral. Sumipa man ng COVID cases nitong Enero, mas kaunti raw ang naospital kumpara noong Delta surge dahil mas marami na rin ang bakunado.
kung makikita nyo itong mga bagong mga admissions ngayon, they don't require much oxygen. Their pneumonia is not as severe as that with Delta. Mm-hmm. So I would say yung severity nito may still be not as severe as we had seen with Delta, no? Mm-hmm. But more severe than the original, the BA1. Ano man ang alert level, dapat daw sabayan ng pagpapabakuna ang pagsunod sa health protocols para hindi na muling sumipa ang COVID cases. Lay Alves, GMA News. Wala pa ring humpay ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. 65 centavos kada litro ang taas presyo sa diesel bukas. 80 centavos naman sa gasolina, habang 45 centavos sa kerosene. Simula nang pumasok ang 2022, hindi pa nagkakaroon ng rollback. Mahigit 10 piso na ang itinaas ng diesel ngayong taon. Mahigit 8 piso naman sa gasolina at halos 10 piso sa kerosene. May domino effect na rin ito sa mga produkto. Ang mga nagtitinda ng fishball at kwek-kwek, nagdagdag singil para makabawi. Halos wala na rin daw kinikita ang mga driver. Sa March 8 pa ang hearing ng LTFRB tungkol sa hinihinging jeepney fare hike. Sa national budget ngayong taon, may nakalaang pondo para sa fuel subsidy o ayudang 6,500 pesos. Hindi lang para sa mga jeepney drivers, kundi pati na rin sa bus, taxi, TNVS at maging tricycle drivers. Isusulong daw ni Manila Mayor Isko Moreno ang pagpapatupad at pagpapalawig ng batas para sa kapayapaan ng Mindanao. Sinabi ni Moreno nang dumalo siya sa isang town hall meeting sa Kabakan, Cotabato. Dumaan din ang grupo ni Moreno sa North Cotabato Provincial Capital at nag-courtesy call naman kay Governor Nancy Catamco. Nag-motorcade din sila sa Cotabato City at Kidapawan City. Kasama ni Moreno ang kanyang senatorial candidates, habang wala namang public activity schedule ang katandem niyang si Doc Willie Ong. Nag-courtesy call din si Moreno kay Alhaj Murad Ebrahim, Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM at President ng local political party na United Bangsamoro Justice Party o UBJP. Si Moreno raw ang i-endorsong kandidato ng UBJP. Sabi ni Moreno, itutuloy niya mga programang nasimulan na sa BARM. Basta ako, ang aasahan nila sa akin, minimum basic needs. Housing, education, hospital, jobs. So, sinabi ko yung KHM. And they're very receptive kasi yung tingin ko layunin ng mga ninuno natin. Na talagang tumaas lang yung antas ng pamumuhay ng tao sa Muslim Mindanao. Suportado ni Presidential Candidate Senator Ping Lacson ang peace talk sa mga rebelde, pero may kondisyon. Sa panayam kanina sa Bombo Radio, sinabi ni Lacson na hindi na dapat si Communist Party of the Philippines founder Jose Maria Sison na nasa the Netherlands ang kausap. Sagot ni Sison, consultant lang siya ng CPP-NPA. Nasa Pilipinas raw ang liderato ng CPP-NPA. Dumalo naman sa town hall meeting ang katandem niyang si Senate President Tito Soto kasama ang iba't ibang evangelical church sa Dasmariñas, Cavite. Iminungkahi niyang gumawa ng database ng mga lehitimong magsasaka at iba pang maliliit na negosyante para madaling matukoy ng gobyerno kung sino ang dapat makatanggap ng ayuda at pautang. Yung peace talks, ano, dapat ituloy ito pero localized. Hindi na pwedeng ang kausap natin yung nasa Netherlands. Ano magkausap doon, parang wala namang kontrol na si Joma Sison. Dahil maski mag-deklara siya ng ceasefire, meron na nangyayarang atrocity sa mga NPA. Nasa San Fernando, Pampanga naman ngayong araw, sina Bongbong Marcos at Davao City Mayor Sara Duterte. Dumalo sila sa birthday celebration ni Pampanga Vice Governor Lilia Pineda. Kasama nila ang kanilang senatorial candidates at ilang personalidad. Nagpaliwanag din ang kampo ni Marcos sa umunoy pag-iwas niya sa pakikipagkamay. Kasunod yan ang nag-viral na video kung saan makikitang tila binawi ni Marcos ang kanyang kamay mula sa isang humawak sa kanyang kanang braso habang nasa motorcade sa Caloocan. Sabi ng kampo ni Marcos, iniiwas lamang daw niya ang braso na may sugat malapit sa pulso na nagka-impeksyon. Nasugatan daw kasi si Marcos nang makalmot ito sa motorcade sa Cavite noong unang linggo ng kampanya. Kahapon, naglabas ang kampo ni Marcos ng litrato nito na ipinapakita ang
gasa sa kanyang kaliwang braso. Pero puna ng mga netizen, kung kaliwang braso ang may sugat, bakit kanang braso ang nakunan sa video na iniiwas nito sa motorcade sa Caloocan? Sagot ng kampo ni Marcos, baka napisil, nakurot o nakalmot ito. Normal na reaksyon yun kapag ikay nagalusan o medyo napiga yung iyong kamay, eh instinct yun eh. Kahit kanino mo gawin yun, instinct mo yun para ka nagulat. But it doesn't mean anything. We do not have to explain that 2 or 3 second video purposely being circulated by obviously our rival para lang ipakita na yung gusto nilang anggulong ipakita. Sa isang pahayag, sinabi naman ng Partido Lakas CMD ni Mayor Sara na hindi nila kukonsintihin ang pagpapare sa kanya sa ibang presidential candidate. Giit nila si Marcos ang kanilang kandidato sa pagkapangulo. Sa hiwalay na pahayag, nanawagan din ang alkalde sa mga opisyal ng gobyerno mula sa magkakaibang political camps na magkaisa pagkatapos ng eleksyon sa Mayo. Bukas na raw si presidential candidate Manny Pacquiao na makipagsundo sa paksyon ni Energy Secretary Alfonso Cusi sa kanilang partidong PDP Laban. Sinabi niya yan sa headquarters ng Team Pacquiao sa Makati nang formal siyang inindorso ng ilang political at sectoral leader mula sa Northern Luzon. Aminado si Pacquiao na mas malakas siya kung solid ang partido kaya bukas siya sa pakikipagsundo sa Cusi faction. Sinisika pa naming makuha ang panig ng Cusi faction at iuulat namin ito kapag nakuha namin. Kaugnay naman sa umano'y panliligaw ni Mayor Isko Moreno sa PDP Laban Cusi faction, sinabi ni Pacquiao na dadaan pa rin naman sa kanya iyon dahil giit niya, siya pa rin ang party president. Wala namang public activity ngayon ang running mate niyang si House Deputy Speaker Lito Atienza. Ang sinisikap ko ay magkaisa ang lahat ng PDP at Makusi wing ka man o Manny Pacquiao wing ka man, ay magkaisa na kasi ang nanghinayang ako dahil nagkahiwa-hiwala yung PDP. Walang public activity ngayong araw sina Vice President Lenny Robredo at Senator Kiko Pangilinan. Sa isang press release, sinabi ni Robredo na dodoblihin niya ang buwan ng ayuda sa mga mahihirap na senior citizens sa bansa. Plano raw niya itong gawin nang hindi magdaragdag ng buwis. Nagpasalamat naman si Robredo sa pagpapahayag ng suporta sa kanyang kandidatura ng 16 pang dating opisyal ng gobyerno. Kabilang sina dating Senador Ramon Magsaysay Jr., Sergio Osmeña III, Wigberto Tañada at Rodolfo Biazon. Nagpaalala naman si Pangilinan na nakapaloob sa konstitusyon na lahat ng mga Pilipino ay may karapatang sumailalim sa due process bago o habang hinuhuli. Kaugnay yan ng pagkakaaresto ni Dr. Maria Natividad Castro o Doc Nati. Hindi raw pwedeng hindi alam ng isang tao kung bakit siya hinuhuli at hindi rin daw siya dapat itinatago sa kanyang mga abogado at mga kaanak. Nasa Talisay City, Cebu si Presidential Candidate Leody de Guzman kasamang isang senatorial candidate. Pinuna niya ang estudyo o estilo ng pangangampanya ng ibang kandidato na aniyay gumagamit daw ng mga artista, kantahan, motorcade at pamimigay ng damit o pagkain. Dahil siya hindi nila alam kung paano ipapaliwanag yung problema natin, ang ginagawa nila, nagpapatawa na lang, nagtitiktok, nagsasayaw, nagpapakanta. Ang kampanya namin seryoso dahil ang tinatalakay ay yung buhay at pakikibata araw-araw ng ating mga kababayan. Sumalang naman sa isang radio interview si Presidential Candidate Joey Montemayor. Habang si Presidential Candidate Norberto Gonzalez dumalo sa Catholic E-Forum ng Radio Veritas. Dito inilahad ng dating National Defense o National Security Advisor na may tuturing daw na security threat ang mga armadong grupo. Sumalang din si Gonzales sa e-rally ng COMELEC ngayong gabi. Lahat ng gumagamit ng armas para gamitin sa pagbabago ng mga sistema ng lipunan, yes, hindi nakarapat yan. Kunyari sa CPP, NDF at saka NPA equation, lagi nating sinasabi na ang kailangan yung roots of the rebellion ang ating tinitignan. Kahirapan,
kawalahan ng justisya. Lumahok din sa e-rally ang ibabang presidential at vice presidential candidates para ihayag ang kani-kanilang mga plataporma. Itutuloy din natin ang pakikipag-usap, no, dialogo sa mga rebelding grupo upang finally we can have justice, no, and peace. Hindi po yan pwedeng bitawan. Ano? Kumbaga sa akin, ang pagtingin ko ng peace at all cost. We have to strike a balance in addressing public health and safety as well as enabling business activities to continue. Sapagkat marami na pong nahihirapan. Walang ibinigay na public schedule ang kampo ni presidential candidate Ernesto Abella. Dito naman sa Pilipinas, isang PNP helicopter ang bumagsak sa Real Quezon. Isang patay at dalawang iba pa ang sugatan. Ayon sa Real Police, iniulat na nawawala ang helicopter ilang oras matapos mag-take off pasado alas 6 ng umaga. Galing ito sa Manila Domestic Airport sa Pasay City at papuntang Balisin Airport para sunduin si PNP Chief Leonardo Carlos. Pasado alas 8 ng umaga nang makarating sa crash site sa Barangay Pandan ang rescue team at agad in-evacuate ang mga miyembro ng PNP Air Unit. Ginagamot sa PNP Hospital sa Camp Crame ang pilotong si Police Lieutenant Colonel Dexter Vitog at co-pilot niyang si Police Lieutenant Colonel Michael Meloria. Namatay naman si Patrolman Allen Noel Ona. Ayon sa tagapagsalita ng PNP, papalapag na ang helicopter nang makaranas ng malakas na hangin. Grounded o hindi muna pinalilipad ng PNP ang buong fleet ng H-125 helicopter habang nag-iimbestiga. Ito na ang ikalawang beses na may bumagsak na PNP helicopter sa loob ng dalawang taon. Noong 2020, bumagsak sa Laguna ang isang Bell 429 chopper. Isa ang patay at anim ang sugatan sa insidente. Nanawagan sa Malacanang ang National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL na punan agad ang mga bakanteng posisyon sa COMELEC. Hinihiling din ang NAMFREL na maging transparent ang Pangulo sa proseso ng pagpili. Dapat daw isa publiko ng Pangulo ang mga masasama sa shortlist. Ganito rin ang panawagan ng grupong participate na koalisyon ng mga taga-academe, civil society at iba't ibang sektor para raw masigurong magiging politically independent ang komisyon. Sagot naman ng Malacanang, magiging transparent at mahigpit ang prosesong pagdaraanan ng mga pinagpipilian. Sa ngayon, bakante ang posisyon ng chairperson at dalawang commissioners. Ito'y matapos magretiro noong February 2 sina COMELEC Chair Sheriff Abbas, Commissioner Rowena Guanzon at Commissioner Antonio Co. Jr. Ang apat na natitirang commissioners ay mga appointee ni Pangulong Duterte. Kung sakaling mag-appoint na siya ng tatlong commissioners, ang buong COMELEC on bank ay appointees na ng Pangulo. Naghahanap ba kayo ng relaxing at kakaibang dining experience? May panibagong atraksyon sa Lucena, Quezon kung saan hindi lang tiyan ang mabubusog. Yan ang Lucena Floating Restaurant, ang river cruise na ma-enjoy ng hanggang 2 oras. Habang kumakain, mabubusog din ang mga mata sa madaraan ng mga tanawin gaya ng iba't ibang species ng mangrove o bakawan. Pati pandinig ay masisihan sa harana. Proyekto yan ng lokal na pamahalaan para palakasin ang turismo at mabigyan ng dagdag na kita ang mga nakatira sa kahabaan ng ilog. Tuloy-tuloy lang ang mga balitaang dapat ninyong malaman. Susunod na ang saksi sa ngala ni Atom Araulo. Ako po si Chino Gaston. Ako naman si Maki Pulido. Para sa Pilipino, ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.